Hello mga friendship, welcome back to my channel. So ayan, nandito na naman po ang inyong ka-friendship. Maghahati ng bagong recipe at ang lulutuin ko po ngayon ay beef caldereta. At itong beef caldereta ay napakarami po talagang version nito. Pero ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang aking simpleng version. So tara ka-friendship, simulan na natin at excited na rin po akong ipakita sa inyo kung paano ito niluluto. Ito po ang mga sangkap para sa ating beef caldereta. Ayan, ito pong unang sangkap natin. Meron tayo ditong bawang, sibuyas, at kamatis. So, ito po yung sibuyas, bawang, at ang ating kamatis. So, ayan. Ayan po yung ating mga sangkap. Ngayon naman, ito naman yung ating patatas at carrots. Pinagsama ko na po siya sa isang lalagyan. So, ayan yung ating patatas at carrots. Dinamihan ko po yan kasi paborito ni Christian ang patatas. Gagamit rin po tayo dito ng bell pepper at itong ating labuyo. Ang labuyo po, optional po yan. Kung gusto niyo po ng maanghang, digan nyo lang po. Pero dito, ayaw po nila na maanghang. Kaya, ilalagay ko lang po yan ng buong ganyan. Hindi ko po siya hiwain para hindi siya umanghang. At gagamit din po tayo dito ng tomato sauce. So, ang ginagamit ko po palaging tomato sauce, ito pong Del Monte na ganyan, yung Filipino style. So, ayan po yung palagi kong ginagamit. At ito pong recipe, caldereta sauce. So, lagi ko po itong ginagamit. At syempre, maglalagay din po ako ng green peas. Pwede naman po kayo hindi maglagay. Pero ngayon maglalagay ako. Minsan lang po ako maglagay ng green peas. Pero ngayon maglalagay ako arte-arte lang. So, gagamit din po ako dito ng butter. At ng cheese. So, ayan, Eden cheese. Pero kalahati lang po nito ang ilalagay ko. Cubes-cubes ko lang po yan mamaya bago ko ilagay. Para madali siyang matunaw. At syempre, yung ating pepper. Alam nyo naman, paminta, islip. Hindi ko yan makakalimutan. At itong ibap. Kung gusto nyo pong ibap, pwede rin, ang ilalagay nyo okay lang. Pwede rin po kayo maglagay ng nyog o yung gata ng nyog. So, pwede rin po kayo maglagay nyan or pwede rin pong Nestle cream. Pero hindi po kami mahilig sa nyog kaya itong ilalagay ko ibap. Konti lang po ilalagay ko nyan. Pang dagdag linam-nam lang po. Tapos ito po yung beef natin. Nahugasan ko na po yan. Nahilamusan ko na po yan ng asin at suka. So ayan, malinis na malinis na po yan. Ready to ano na po yan, pakulo na. Palalambutan ko na po ito sa ating pressure cooker. Yan. So ayan ay ating mga sangkap. Ready na po ito ka-friendship. Magluluto na po tayo ngayon. At oo nga po pala, sorry, nakalimutan ko na naman si Nori Cubes. Ito ay napakalaki ng tulong nito para pampasarap talaga ng ating mga niluluto. Gagamit rin po pala tayo ng toyo. So kahit anong toyo na mo po, pwede nyong gamitin dyan. Ayan, ito na po yung ating dip na gagamitin para sa ating kaldereta. Pero bago ka-friendship, bago ko ito pakuluan, may gagawin muna tayo dito para kahit na sobrang lambot niya na or kahit na pakuluan natin siya sa pressure, buo pa rin yung laman niya. So, ganyan, maglalagay lang ako dito ng pepper. At syempre, lalagyan din natin to ng konting salt. So, ayan, para yung lasa niya, pumunta na siya sa loob. Tapos, bago po natin ito, ipiprito sa butter. So, ayan. Ayan po ang ginagawa ko ka-prensya para hindi malusak yung ating karne. So, kahit sobrang lambot pa siya or pakuluan natin siya sa pressure ng matagal or palambutan natin siya ng matagal sa normal na pagpapakulo, buo pa rin po talaga yung meat niya. Maglalagay lang po ako dito ng konting butter. So, ayan, dito natin gagamitin ng butter. At mamaya din po sa patatas natin. Ganito din po yung gagawin natin. Ipiprito natin siya para kahit na matagal siyang pinakukuluan, hindi pa rin po siya lusak. So, isang tip po yan para maging mas masarap yung ating mga niluluto. So, ayan, ipiprito lang po natin siya dito. Ngayon naman, babalik na rin natin siya at hayaan lang muna natin to dito na matuyo yung naging sauce niya. So, ayan, hayaan lang muna natin dyan na lumabas or magmantika yung beef. A few minutes later. Ayan, eto na po yung ating beef na piniprito. So, pwede na po natin itong pakuluan. So, dito, ito yung pressure cooker po natin na lagi kong ginagamit at gamit na gamit ko na rin talagang sulit ako dito kay Chef Classic. Chef Classic. So, ayan. So, dito na natin yan pakukuluan. Tataktan lang natin yan at mag-aantay po tayo ulit ng 20 minutes. Ayan, dito naman po sa pinagprituhan natin ng beef kanina, maglalagay lang po tayo ulit ng konting butter at dito naman natin ipiprito yung ating
patatas at saka yung ating carrots. Mas maganda po talaga ka-friendship na pinipirito natin yung carrots or yung patatas natin para hindi po talaga malusak ito pag matagal siyang pinakukuluan. At saka parang mas masarap din po talaga pag napipirito siya. Ayan, napirito na natin ka-friendship yung ating carrots at saka yung ating patatas. Isi-set aside lang natin ito, tapos after nito, magigisa na naman tayo ng bawang, sibuyas at saka ng kamatis. Ayan, kasalukuyang pinalalambot ng ating pressure cooker yung ating beef. At habang naantay natin ito, pinalalambot nito yung ating beef, magigisa na po tayo ng bawang, sibuyas dito naman sa pinagprituhan ng carrots at patatas. So, ayan. Unahin na natin yung bawang. Ay, yung sibuyas pala. So, ayan. Sibuyas muna siya. After yan ka-friendship, isusunod na agad natin dito yung ating bawang. Gigilid-gilid lang natin muna yan. Hindi na po pala ako naglagay ng butter kasi may natira pa siya kaninang butter dun sa carrots at patatas na pinirito ko. So, okay na po yung butter na yan. Gusto ko po sana yung bawang mauna pagbabrownin ko. Kaso nagkamali ako ng hulog, nauna ko yung sibuyas. Pero ang gusto ko po talaga sana mangyari, pagbabrownin ko muna yung bawang, mag-golden brown muna yung bawang bago ko ilagay yung sibuyas. Pero, ayan na po yung nangyari. So, next time na lang po. Pero, okay naman na po. Yung iba naman po talaga na nagluluto, inuuna po talaga nila yung sibuyas. Pero ako po talaga, nasanay ako na bawang po talaga muna, pinag-golden brown ko muna bago ako maglagay ng iba. Inuuna ko po talaga yung bawang. Pinaamoy ko muna. Gusto ko yung naamoy ko muna yung bango ng bawang bago ko po isunod yung iba pang sangkap. So, yun po. Shinare ko lang. So, happy na po ako nito. Dahil nailabas ko na po. At na-share ko sa inyo kung ano ang explanation sa nangyari sa bawang at sibuyas. Ayan, ngayon naman isusunod natin yung kamatis. So hayaan lang natin itong masangkot siya. Kahit itong bawang, sibuyas at kamatis, kailangan din po natin itong isangkot siya. At isa rin pong sekreto yan para mas maging masarap ang ating niluluto. 20 minutes later. Ayan, okay na po yung ating pinapakuluan sa pressure. So, kailangan lang natin lagay ng tubig to para ma-open natin kagad. Pero kung hindi naman po kayo nagmamadali, okay lang kung antayin nyo siya na talagang kusa siyang bubukas. Pero pwede naman pong lagay ng tubig yan kung talagang gusto nyo nang kumain o nagugutom na kayo. So ayan, ito yung ginigisa natin kanina na bawang, sibuyas at kamatis. Isasama na natin siya ngayon dito. Ganun pa rin po ka-friendship kahit napakuluan na natin to or malambot na siya. Kailangan po pa rin natin siyang isang kutsa para mas tumiim pa yung kanilang lasa. At isasabay na natin tong tomato sauce, itong Filipino style tomato sauce. Ilalagay na natin yan. So depende po kung gusto nyong, depende po sa dami ng karne. Dahil konti lang naman itong beef natin, kaya hindi ko po siya ilalagay lahat. Ilalagay ko na rin po itong caldereta sauce natin. Hindi ko rin po siya ilalagay lahat dahil nga konti lang yung ating beef. Baka masyado siyang umalat dahil may mga timpla na po yan pare-pareho. Ilalagay na rin natin itong ating soy sauce, yung ating toyo. Mga 2 kutsarang toyo lang po yan. Ilalagay na rin natin itong ating sabaw. So, ito yung sabaw na pinaglagaan. So, ayan. Kung basta nalamas ko po yung karne ng suka at saka asin, yung pinaglagaan po, yun na po yung sinasabaw ko. Ilalagay na rin po natin itong patatas at saka yung ating carrots at yung ating cheese. Yan, sabay-sabay na po yan para konting kulo na lang po yan. Luto na rin yan. Lagay na rin natin yung ating green peas. Ayan, pati itong ating mga gulay-gulay, yung ating bell pepper at saka ating sili. Para konting kulo na lang. At magdadagdag na rin ako dito ng pepper. Sabi ko nga sa inyo,
Medyo adik-adik lang ako dyan sa paminta na yan. Naglagay na rin po ako ng konting gatas. So, ganun lang po kakonti yung gatas na nilalagay. Naglagay rin ako dito ng konting asin. So, depende po sa panlasa ninyo. Kung sa tingin nyo medyo matabang, magdagdag lang po kayo kung anong gusto nyo pang alat. Pwedeng patis, pwedeng asin. Pero kami dito, hindi po kami gumagamit ng patis. Kaya asin lang po talaga yung pinaaalat ko. Pagka ganyan na po siya, na parang naniim na po siya, medyo natutuyo-tuyo na konti yung sabaw niya, ayan, okay na po yan. So, ayan, nagbawas lang po ako dito ng konting sabaw kasi medyo naramihan ko kanina yung nailagay kong sabaw. Pero konti lang po yung binawas ko. Tapos, ayan, pinatiim ko na po siya ng ganyan. Tapos, okay na po yan. Magsasali na po ako nito sa lalagyan at titikman na natin to. Ayan, ngayon naman po ay titikman na natin itong ating niluto na beef caldereta. So, excited na rin po ako dahil medyo gutom na rin po talaga ang aking tiyan. So, ayan, kailangan natin ng kanin dito. Pero itong kanin ko po na to na nakikita nyo, konti lang po yan. Kasi, syempre, medyo nahihiya-hiya pa po. Pero, mamaya po ang banat nito. So, ayan, taste test lang po muna tayo. Tapos, mamaya babanatan natin yung kanin na yan. Ayan, kuha tayo ng carrots, patatas, at saka yung beef. So, ganun lang po talaga kami kakonti dito magluto. Yung dami ng beef na yun, ka-friendship. Sa totoo lang talaga may matitira pa nun. Hindi po nauubos yun. Ganun lang po talaga kami dito kakonti kumain or mag-ulam. Yung ganun karami ka-friendship, may matitira pa nun kinabukasan. Pang-almusal pa namin yun. So, ganun lang sila kakonting kumain. So, ayan ka-friendship po, kung nakikita nyo po yung beef, buo yung beef, pero ang lambot ng loob niya, ang lambot ng laman niya, pero buo po yung beef niya, hindi siya nalusak. Gawa nga po nung pinirito siya natin ng konti dun sa butter. Pati yung carrots at patatas, malambot po siya, medyo ano siya, hindi po siya ganun kalambot. Medyo ano siya, basta masarap siyang kainin, hindi siya lusak. Ganun din po yung beef. Yung lasa niya saktong-sakto lang po. At kung gusto niyo po ng maanghang pala, pwede niyo pong hiwa-hiwain yung sili. Ako lang po ang kumakain dito ng maanghang. Kaya ang ginagawa ko po, siniseparate ko po yung sili. Doon ko po dinudurog doon sa platito ko lang. So, ayun ka-friendship, masasabi ko dito sa niluto ko talagang the best. The best caldereta po ito. Simple lang pagluluto, simple lang din yung mga sangkap. Pero talagang masasabi kong masarap. Sana matry nyo rin po at may nakikigulo. May nakikigulo dito habang ako'y nagre-review. Sorry kasi gising na naman yung aking mga alaga ditong mababait. Ayan, may mga nakikikulit. So, ayan ka-friendship. Salamat po sa panonood nyo hanggang dito sa dulo. Sinamahan nyo ako hanggang sa matapos ang video ko. So, salamat ka-friendship. Sa lahat-lahat po na nag-subscribe, sa magagandang comment dyan, salamat po sa inyong lahat. At sa hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe na po kayo sa aking channel at huwag niyo po rin kalimutan na i-like at i-click niyo po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Yun lamang po, maraming salamat po. Bye!